Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Litang Nain Mendoza at Arjo Atay din naman tayo ngayon, yes. Kapatid. Oh, narinig tayo dito na wala palang meron si Arjo at Nain Mendoza, kundi friendship lang. Welcome back to my YouTube channel. Napakagandang mensahe o napakagandang video, mga kaldab. Ito po yung naglalabasan ngayon sa social media. Well, hindi ko po masasabi kung ang ano po yung talagang tunay na nararamdaman ko, kasi magulo, mga kaldab. Masaya na talagang masasabi natin, tumatalon ang puso natin sa kasayahan na nabanggit po. Masaya dahil kumbaga natapos na ang sarsuela. Malungkot, mga kaaldab, dahil parang ipinapahiwatig po kasi nila na sinabi ito para makakuha ng simpatya si Mr. Arjo Atayde kay Menggay, dahil nga po sa nagaganap na sitwasyon eh mukhang maraming kakampi kila Menggay at kay Tisoy. Diyan sa mensahe na napanood nyo, eh talaga naman pong magpapatunay na magkaibigan na lang po raw ngayon si Mr. Arjo Atayde at si Main Mendoza. Napakagandang balita para po sa buong Aldab Nation. Etong mga tao na to, mga kaaldab, eh talagang masasabi natin mas masiyahan sila sa mga naglalabasan ngayon. Ito po yung video, mga kaaldab, na patunay na iba po ang mga sinasabi nila kaysa sa mga naglalabasang issue. Hindi po ba? Na nakakataba po ng puso na mapanood natin ito, lalong-lalo na po sa mga taong nagmamahal kila Menggay at kay Tisoy. Ngayong natapos na po yung sarsuela, napakarami pong tao ngayon ang masayang masaya, especially po yung mga true-blooded Aldab Nation. Pero siguro napakalungkot naman po ngayon sa mga army. Yung mga army po, mga kaaldab, na hindi naman masyado nagsasalita sa social media, yung tahimik lang po sila bukod po sa mga nagngangawa po, kasi sila po yung napaniwala ng gusto ng GMA Network at ABS-CBN, Pep Magazine at Rappler. Sila po yung tahimik lang na sumusuporta kila Menggay at kay Arjo Atayde. Pero ngayon na sumabog na, eh mas sila po yung nasasaktan. Bukod po yun sa mga taong ngawa na ngawa. Kasi yung ngawa po ng ngawa sa social media na pinalalandakan po yung Armin, eh wala, alam na po talaga nila na walang relasyon yung dalawa, na magkaibigan lang. Pero yung mga taong tahimik lang na nagsisimpatya, eh yan po yung talaga yung lubos na masasaktan. Totoo yan, mga kaaldab, marami pong nagkukomento na mas pinaniniwalaan nila yung napapanood nila sa telebisyon, lalo na sa balita, lalo na po sa mga article ng Pep Magazine at Rappler. Totoo naman, mga kaaldab, may mga kumbaga matatalino nga po sila, sasabihin nila hindi naman yan Mr. Destiny ibabalita ng live sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo, kung hindi naman totoo. Hindi naman, kumbaga napakalaking insulto sa isang programa, lalo na po sa ABS-CBN, GMA, kung hindi po talaga totoo. Well, sabi ko nga po, sarsuela. Ibig kong sabihin, gawa-gawa lang po ito ng mga taong malapit din kay Menggay, manager niya, kumbaga manager ni Mr. Arjo Atayde na si Marjuso. Kumbaga nag-usap na sila, mga kaaldab. At kumbaga umuo naman po kasi si Menggay. Well, sabi ko nga po sa inyo, ginagawa lang po at nagpagamit din po si Menggay
sa sarsuela. Alam niyo, sobrang bait po. Kasi, gaya nga po ng sinasabi ko, mga kaldab, may utang na loob kasi ang pamilya Mendoza kay Marioso. O kay sabihin na natin kay Nikki na si Catalan po ay nairekomenda at nakapasok sa ABS-CBN nang walang, kumbaga, hindi wala ganong mahirap na pinagdaanan dahil nga po kay Marioso. Bilang kapalit, kailangan pong tanggapin ni Mengay ang, kumbaga, ang ganitong senaryo na sa bandang huli naman po raw, aamin naman si Mr. Arjo Ataide na wala silang relasyon ni Mengay. Pero hindi po, kumbaga, marami pong tao ang naniwala at kumagat sa sarsuela na yan. Kaya nga po yung iba, nakapag-comment sa atin ang hindi maganda, na tama naman po sila. At syempre, sabi ko nga po, nire-respeto ko nga po sila. Gaya po ng mga comment na talagang masasakit, hindi po ba? Ang sabi nga po nila sa atin, mga kaldab, sino ba paniniwalaan ko sa inyo, Mr. Destiny? Ikaw, na isang vlogger lang, na gusto mo lang magparami ng subscriber, magparami, magpalaki ng kita. Gayong ang ABS-CBN o GMA mismo, na talagang, ang sabi nga nila, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang. Ibig sabihin, masinungaling sila kesa sa'yo, Mr. Destiny. Masakit na salita, pero sa punto na yon, panalo po talaga sila ron. Dahil ako, wala naman po tayong matibay na pruweba na sinasabi natin na sarsuela lang yon, dahil wala nga naman pong umaamin. Pero kung ebidensya at resibo lang, kila Mengay at Tisoy, napakarami natin yan, mga kaaldab. Doon hindi sila maniniwal, manini, kumbaga, doon, kumbaga, matatalo ko sila. Pero doon nga po sa sinabi nila na pag-isip-isip ko, mga kaaldab, na medyo lamang sila pagdating doon. Kasi wala naman po ako maibigay na katibayan at ebidensya na wala naman talagang relasyon sila Arjo Ataide at si May Mendoza. Ngayon po yung hinahanap nila sa atin. Kaya kung magsalita po, hindi na lang po tayo kumikibo. Gaya nga po ng mga sinasabi nila. Pero pagdating po kay Mengay at kay Tisoy, mga tanong nila, kaya-kaya po natin sagutin. At ibinabalik ko po sa kanila, literal pa. Ang problema, mga kaaldab, kapag nagkakaroon ng punto sila at napag-uusapan, hindi na po tayo kumikibo. Kasi doon po, talo na po tayo. Pero ngayon, mga kaaldab, ngayon, napatunayan ko sa lahat po ng army na lahat po ng sinasabi ko ay talagang naaayon siya at totoo po na magaganap at mangyayari. Ngayon na pumutok na po ito sa social media, ang pag-amin ni Ria Ataide na wala na pong relasyon o magkaibigan na lang sila Mengay at Arjo Ataide, malaking dagok po ito. Malaking sakit para po sa presidente ng army at presidente ng o vice president ng army. Lalong-lalo na po doon sa mga taong, kumbaga, naniwala po sa kanila. Well, totoo yan, mga kaaldab, masakit yan, lalo na po sa atin na true-blooded Aldab Nation. Alam niyo po ba, mga kaaldab, na bumagsak din po yung channel natin. Bumagsak din po ako dahil nga po sa mga sarsuela o yung mga nakikita nating video kila Mengay na sobrang sweet po, na kung saan karga-karga po siya ni Arjo Ataide sa isang post magazine na kung saan ay tumigil po tayo. Kasi bakit nga po natin itutuloy kung nakikita naman po natin na masaya na si Mengay kay Arjo Ataide, hindi po ba? Pero may mga taong nagmamahal pa rin po sa kanila. May tao pong nagsasabi sa akin na, Mr. Destiny, ituloy mo yan, susuportahan ka ng Aldab. Maraming mga Aldab fans pa rin, mga true-blooded, mga mommies, mga senior ang nagmamahal sa dalawa. Kaya kung ano ang kailangan mo at kung ano ang gusto mo, mga katanungan, pwedeng-pwede kang magtanong. Kaya mga kaaldab, minsan napaisip ako, ituloy ko kaya siya? Well, kung hindi po tayo nagkakamali, mga kaaldab, sa unang video na in-upload natin, naramdaman ko na talagang meron
kumbaga marami pa rin akong kakampi. Hindi po ako nag-iisa, kumbaga marami pa rin true-blooded Aldab Nation ang nagpapasaya, ang nagko-comment sa akin, Mr. Destiny, ituloy mo yan. Talagang susuportahan ka namin. At hanggang ngayon, mga ka-Aldab, eh lumabas po talaga yung totoo na ang totoong Aldab Nation, ang mga true-blooded Aldab Nation, eh talagang buong-buong sumusuporta kila Mengay. Sila po yung talagang nanalo. Yung mga sa mga tao nga, yung mga sa mga tao, mga ka-Aldab na nagdududa, na nagsasabing susuportahan nila si Mengay kahit anong mangyari, kahit si Arjo pa rin daw ay susuportahan nila. Ngayon kayo magsalita. Ngayon yung ipalandakan sa akin mismo na isa po kayong true-blooded Aldab Nation na hindi naniniwala na may relasyon sila Mengay at si Tisoy. Ngayon nyo sabihin yan. Ngayong natapos na po yung sarsuela, mag-iiba na ngayon ang takbo ng pananaw natin kay Mengay at kay Tisoy dahil magiging single na naman po si Mengay, na alam po naman natin na hindi siya totoo. Na si Tisoy ay magiging single, na dati nang sinasabi single lang. Ito na po ba yung totoo? Kaya siguro mga ka-Aldab, eh sandamakmak na pagpo-post ng GMA Network para sa Aldab. Ito po yung patunay na sumuko na po sila. Pero sa bandang huli mga ka-Aldab, sino nga po ba talaga yung nanalo? Si Mr. Arjo Ataide nga po ba? O si Main Mendoza? Sa part na yan mga ka-Aldab, kumukuha na naman po ng simpatya o ng awa sa social media si Mr. Arjo Ataide para makabalik na po siya sa ABS-CBN, na kung saan mga ka-Aldab, eh talaga naman pong nawala lahat ng pinaghirapan nila dahil nga po sa nangyari sa nanay niya. Eh pagkakataon mga ka-Aldab, na talagang kailangan nila ngayon ng simpatya ng tao. Para makakuha ay kailangan ganito. Kailangan pa po bang si Rhea Ataide ang magsalita? Kailangan nga po ba o si Mr. Arjo Ataide? Well, abangan nyo po ang pagsasalita ni Mengay tungkol dyan. Na kumbaga, hihintay natin kung ano magiging reaksyon ng ibang tao sa sinabi po o kung magsasalita nga po ba si Mengay sa mga issue ngayong naglalabasan. Natapos na po raw sila at magkaibigan. Magandang pakinggan, hindi po ba? Lalong-lalo na po sa mga true-blooded Aldab Nation. Pero sabi ko nga po mga ka-Aldab, hanggat naarito ang channel natin at hanggang naandyan po kayo, eh number one pa rin po tayo. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.